Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Hello po sa inyo, sa ating mga kaibigan sa anumang sulok ng mundo at sa anumang sulok ng Pilipinas. Hello po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako rin, dalangin ko na saan man ho kayo naroon at ano man po inyong mga ginagawa, sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Advance ko na yung Merry Christmas. Oo. Pwede naman eh. Wala naman tayo sa airport. Oo. Kaya okay lang tayo mag-Merry Christmas. Oo. Pero ayan. Inaasahan namin na kayo nasa mabuting kalagayan. Ayan. Welcome na naman dito sa ating isang episode na naman natin pala. At syempre kami pa rin po ngayon mga kasama. Ako po si Vien Douglas. Ako po pa rin si Sunny Casulia. At ito pa rin po ang programang Legal Minds. At nararamdaman mo na ba ang kapaskuhan? Ito ay syempre, hindi lamang sa lamig, kundi sa tuwing nang nakikita ko yung ating panauhin, ramdam na ramdam ko ang kapaskuhan. Talaga ba? Pero ano ha, maganda yung topic natin ngayon, partner ha, kasi medyo may connection siya sa, well, technically movies. Pero kasi di ba pag magpapasko kasi, meron tayong particular na festival na tinatawag, yung MMFF. At ito, oo, kaya natin pag-uusapan ng topic na to. Kasi may connection sa movies. Ang ating topic. Pero bago natin i-reveal kung anong ating pag-uusapan, syempre, ang tutulong sa atin para ma-explain ang tungkol sa batas na ito, ang nag-iisang si Attorney Pogi, Attorney Mark Tolentino. Hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat, sa mga partners ko dito sa Legal Minds. Ayan, hello Attorney. May bala ka na ba this coming Christmas? Ano bang iyong mga gagawin? Ay, basta. It's a surprise. Yes, pero bakasyon. I'll be out of the country. Ayan. So, before Christmas. But I'll spend my Christmas sa province. Sa province muna. Yes. New Year dito sa Manila. Pero kung sino babalik ka din dito? Of course. Ayos, mabalik tayo. Kung mag-aano lang muna, magbabakasyon muna for a while. Break muna, syempre, Pasko naman. Pagbigyan naman natin. Alright, ito na. Ang ating pag-uusapan, partner. Kasi may kinalaman talaga ito ngayon magpapasko dahil uso nga ang mga movies. Lalo na sa mga sinihan. At ito nga ang ating hashtag HQOTD ngayong araw na to. Ito ang kanyang katanungan. Sabi niya, mahilig po akong manood ng mga movies at sa tuwing may oras po ako, nanonood din po ako sa sinihan. At napapansin ko po sa mga sinihan, bago magsimula ang ating panonood, lagi pong may pinapalabas na paalala tungkol po sa pagbabawal sa mga recording camera at pagbubuhay ng cellphone sa loob ng sinihan kapag nagsisimula na po ang movie. Bakit po ba laging may ganon sa mga sinihan? Bawal po ba talaga ang pag-record ng movie at kahit pa po for personal consumption lang ito? Sakali po bang mahuli o guilty ka dito, ano po ba ang maaring maging parusa? Oh, yes. Ayan. Kasi yung movies kasi, actually sa entertainment, okay? Sa entertainment industry, ang pinaka-cheapest na ma-entertain ang tao, cinema. Ayan. Oo nga. Oh, yes, diba? Kasi 200 200 sa probinsya nga, 50 pesos, 20 pesos. Na. Ayan, oo. Minsan may 10 pesos. Yung mga recycled. Yes. Yung mga lumang palabas. Yeah. So, it's the cheapest way to entertain. Kasi if you go to other entertainment, mahal. Diba? Punta ka sa mga parks, sa mga... Gagastos ka. Kain pa. Eh, ang popcorn, magkano lang naman, diba? So, sobrang... Ito ay pinaka-cheapest. So, we need protection sa cinema. Otherwise, papatay yung industry na yan. Correct, ang pelikula. So, we need to protect the industry to, para at least, para mapasaya natin ang tao. Actually, this is for the people. To protect the industry, kasi yung industry ang nagbibigay ng saya sa ating mga kababayan. Kasi kung ang tao walang saya, malungkot palagi, hindi inspired. Correct. Totoo yan. Pag hindi inspired yan, especially, may kasabihan, 1% sa success ng tao is inspiration. 99% is perspiration. Ibig sabihin doon, you need to work. Correct. Kailangan ka na to do whatever, mga obligation mo, usually responsible, but may 1% inspiration. Oo, na huwag kakalimutan. Kasama doon yung happiness, enjoyment, tour dito, tour dyan. Gimmick doon, gimmick dito, but only 1%. Huwag naman baliktad. 99% yung happiness, 1% lang yung effort mo. Tamad ka na doon. Okay? Wala ka nang gagastos. It means kailangan natin i-protect yung tinatawag na happiness ng tao. Kasi kailangan yan in nation building. Ang happiness show
yung pagbibigay ng saya ng isang tao. Mm. Pero bakit doon lang? Hindi lang naman sa movie. Lalo na ngayon, may mga gadget. Oh, yes, yes. Mm-hmm. So, another law yan. But we are talking here of camcording law. Yung anti-camcording law. Yeah. Ang sabi ng batas kasi, if you're using a camcording device sa sinihan, mm-hmm. we are talking here of cinematographic films. When we say cinematographic films, may gumagalaw, may sounds, may gumagalaw na pinanood mo. Mm-hmm. Yun ang tinatawag na cinematographic films. Mm-hmm. Iba naman yun sa audiovisual. Yung audiovisual pictures lang yun. Hindi gumagalaw, walang motion. Mm-hmm. Walang gumagalaw, but may sounds din. Mm-hmm. Mostly still. Oh, kasama doon. Kasi mm-hmm. ang batas nito applies only to cinematographic films and audiovisual na mga products. Mm-hmm. So, mga pelikula yan. So, hindi kasama yun, for example, may nagbabasketball. Mm-hmm. Mga videohan mo. Mm-hmm. Hindi that's kasama, live action kasi. Hindi kasama yun. Oh, live yun. Hindi kasama yun. Or may mga play. Mm-hmm. Hindi kasama dito. Mm-hmm. Kasi when you're camcording law, very limited. Cinematographic and audiovisual. Mm-hmm. So, hindi kasama yung mga play doon. Kung may play, maybe we have another law of that. Stage play. O mga stage play. Ganyan. That's why ang ginagawa na pag stage play, bawal yung mga hinahawakan talaga, di ba? Yes. Pa isa-isa. Mm-hmm. Kasi walang, parang walang batas nito eh, na mm-hmm. yung mga, sa mga plays. Mm-hmm. Ang may batas very specific sa camcording law applies only sa cinematographic and audiovisual. Mm-hmm. Ibig sabihin, attorney, ito yung mga nakikita sa screen. Nakikita sa screen. Oo, so then, silver screen. Oh yes, silver screen. Mm-hmm. Gumagalaw, mm-hmm. cinematographic. Hindi gumagalaw, pictures lang, mm-hmm. audiovisual. Mm-hmm. Pero ang, ito, ang sabi ng batas very sige. Clear. Mm-hmm. Mere using of ang tawag ito, yung mga yung camcording, recording mm-hmm. device. Mm-hmm. Mere, if you're using it, mm-hmm. or mere possession. Sa loob, mere possession. Mm-hmm. Mere possession, for example, sa sinihan. Mm-hmm. Nagdala ka ng mga pang-record, ano, mga device. Mm-hmm. Oh, but kailangan may intent to use. Kung dinala mo, kasi you are a photographer, you mm-hmm. are a, then alang naman iiwan mo doon, correct. Dalhin mo. Mm-hmm. Pero hindi mo ginagamit, okay lang yun. Basta nasa bag lang. But hinahawakan mo, may intent ka na gamitin mo, hindi mm-hmm. mo lang nagamit kasi nahuli ka na. Mm-hmm. Yun, pasok na. Mm-hmm. Ang krimen. Sabi ng batas, using or mere possession. But sa possession, may qualification with intent to use. Mm-hmm. Very clear yun, dalawa. And walang authorization from the copyright owner. Mm-hmm. So, yun lang. So, hindi kasama yung pag-publish. Iba naman yun. Piracy naman yan. Iba, mm-hmm. ibang law yan. We are talking here of using a camcording device. Mm-hmm. Mere hawak, possession, gamit, may krimena. Iba yung pag-post up sa mga social media, mm-hmm. i-post mo yung, iba naman yan, ibang krimen yun. Mm-hmm. Parang add-on na siya, attorney, add-on no? Add-on yan. Mm-hmm. Pwede sa doon na sa tinatawag na cybercrime naman yun. Mm-hmm. Pag pinopost mo na yung mga, lalo na mga pagnanakaw na mga yes, videos. Nasa sinihan pa, nasa internet na. Oo, naku, marami yung ganyan. Iba naman kaso yun. Mm-hmm. Ibang kaso yan. So, we are, focus muna tayo sa camcording device law. Mm-hmm. Mere possession, with intent to use or using it. Ang laki ng penalty nito, ha? 750,000 pesos. First offense first yun. First offense yun. Maximum. Okay, maximum of 750,000 pesos plus kulong. 6 years na kulong. Agad-agad yun, attorney? Oh, yes. Sa unang pwede beses ka mahuli? Hindi, depende sa facts ng kaso. Kasi hindi pwedeng gamitin na this is for my personal consumption. Correct. Eh. Yung iba ganun ang sinasabi. Very clear ang batas. Hindi pwedeng gamitin defense. Nagagamitin mo ito for your personal or domestic consumption. Mm-hmm. So, hindi excuse yan. So, meron pang confiscation yan, probably. Oh, yes. Oo, confiscation, syempre. Kulong ka, maximum of 750,000 pesos, maximum of 6 years. Of course, pwedeng 1 month, pwedeng 2 months, mm-hmm. but maximum of 6 years mm-hmm. na imprisonment, pwedeng 50,000, pwedeng 100,000, mm-hmm. but maximum is 750,000 pesos. So, yun ang tinatawag na penalty nito. The mere using of a camcording device, hindi pa natin sinasabi na ibenta mo yan. Iba namang kaso yan. Mm-hmm. Pwede magpabigat piracy pa yun. Ayan, ibang kaso naman yun, yung pagbenta mo, pag-distribute mo, iba yun. Pagkinunan mo. Mm-hmm. Yung kaso nito, focus tayo sa pagkuha, or kahit hinahawakan mo lang yung camcording device. Mm-hmm. Hindi mo pa kinagamit.
Striking ka pa lang, parang nagtuma-timing ka pa. Oh, timing pa lang, mm-hmm. Or ano bang, basta hawak ka na pa lang. Mm-hmm. Hindi mo pa ginanon, mm-hmm. Hawak pa lang. Basta may intent to use. Mm-hmm. So there's already a penalty. Mm-hmm. So ito yung tinatawag na, bakit may ganito? This is to protect. Mm-hmm. Kasi itong camcording device, dito nag-umpisa ang piracy. Mm-hmm. Oo, dito nag-umpisa yan. Ang pirata. Mm-hmm. Mga Betamax pa nun, sabi attorney. Sabi pala, WD. Oo, dito nag-start ang WD. Di ba si Chief Justice kasi dati WD? Oo, WD. That's why WD. Oo. DVD. Pero ito, attorney, kasi sa ngayon, dahil maganda na ang mga gadgets na ginagamit natin, minsan yung cellphone, mukha na siyang pang recording, di ba? Yung cellphone. Okay na yan. So yung cellphone, kung dala mo yung cellphone, nasa bulsa mo, walang problema yun. Mm-hmm. Pero kung binuksan mo, nahuli kang ginanon mo, or hindi mo pa na-play, pero may intent ka na igamitin yun, pang, naka-ready na, kumaga. Naka-ready, covered na dito. Mm-hmm. Because cellphone, actually, is a camcording device. Correct, oo. Yung cellphone, kasi may video. High-tech na nga eh. Mm-hmm. Kasi yung batas na ito, wala pa yung... May cellphone man dati kasi this is a 1990 law pa yata ito eh. Mm-hmm. Oh, so yung batas na ito, wala pa yung mga high-tech na cellphone. Mm-hmm. But actually, yung cellphone is a camcording device. Mm-hmm. Camcording device yung cellphone. Of course, pero yung cellphone mo, nilagay mo lang sa bulsa mo, walang problema yun. Mm-hmm. Yung ibang mga sinihan, I know, sa ibang bansa, pag may cellphone ka, yung iba, required i-deposit mo sa labas. Mm-hmm. Oh, yung iba naman, para sigurado, yung ano? Iba naman, nilagyan ng sticker yung camera, mm-hmm. Then may signature ng security guard. Pagka natanggal, nilikado ka. Oh. I think that was in Singapore, yung papunta namin. So, yun. Yung cellphone mo, may nakalagay ni sticker. Yung kan mismo. Yung mismong camera mismo. Yung lente mismo. Yung lente mismo. Then may counter signature ng isang... Parang hindi nagagamit. Yes. O nga naman. Ayos yun. Eh ito, attorney. Pasok, ano ba yung mga lugar na pasok dito sa anti-camcording law? Paano kung kunwari for public viewing siya, pero sabihin natin sa bahay lang ginawa. Pati ba yun? Bawal din? Then yung sabi ng batas, cinematographic film. So yun, sa yung mga malaking screen lang. Sa malaking screen. Yung kung ginamit mo sa bahay mo, for example, na-play na sa TV, okay? Binidyohan mo sa TV, o kung wala problema yun, hindi covered dito. Okay. So yung word na ginagamit na batas, cinematographic films. Malalaking screen ito. So pasok dito, attorney, yung mga open air na, open space na mga sinihan. Basta yung mga malalaking sinihan, pag binidyohan mo, covered na yon. Eh, yung kasing TV mo, parang giant screen na eh. Kung ano kasi, pang maramihan kasi yun, partner. Alam mo naman ako. How I wish. So, ganun yung attorney, okay. Pero may mga maximum number of viewers ba sa isang lugar para masabing pasok dun sa ano? Hindi, the mere fact na sinihan yun, okay. Binidyohan mo. Yun na yun. Yun na yun. So, pasok na yun. Pero pag yung binidyohan mo, yung bahay mo lang, especially, kasi iba naman yung palabas sa sinihan, iba yung sa TV sa bahay. Kasi yung sinihan, bago yun eh. Mm-hmm. Di ba? Normally, yung binigyang protection ng batas nito, yung mga showing na mga movies. Yes, oo. Hindi yung mga movies na nasa CD na. Mm-hmm. CD na original ha, hindi yung WD ha. Yung mga original hindi pirated. Yung batas nito is designed sa mga movies na showing sa mga sinihan. Mm-hmm. Okay? Hindi kasama yung movies na nasa TV na. Movies na nasa cable network na. Hindi kasama yon. So we are talking here of a cinematographic films na movies talaga. Showing movies. Mm-hmm. Kasi ang batas na ito is actually designed to protect yung mga bagong sine. Mm-hmm. Yung mga bagong movies. Kasi before, kasi I think 1980s, 1990s, ang ginagawa pag now showing ng mga movies, kasi dati yung mga showing sa Manila matagal pa pupunta sa Cebu. Correct, o sa probinsya, I think, no? Tatlong linggo. Minsan buwan pa bago dumating. Sa doon sa amin sa Mindanao, isang taon pa. Mm-hmm. Bago, pero actually 1 year na yun dito sa Manila. Mm-hmm. So ang ginagawa ng mga sindikato dito sa Manila, binibidyohan, binibenta sa Mindanao, binibenta sa Visayas. Mm-hmm. Yung batas na ito, ito yung sagot sa sindikato before. Katulad noon, attorney. Halimbawa, kinunan dito, tapos binibenta ron, then inedit na nila, kulang na. Yun ba yung may violation? May violation yun. Kasi di ba dati, I'll try to watch that movie, yung sa Betamax pa dati. Yes. Noon ako ng mga show dati, may naglalakad sa gitna.
Yung sa tao pala yung sasalihan. Ay, napapanood ako yan. Oo, yun yun. Yun ang camcording. Yun ang camcording. Nakahalata mo naman kasi yung talagang itsura ng pagkakarecord. Malabo. Tapos, after sa kalagitnaan, may tao may tatayo. Siguro yung ihi yun. Tapos, may nagsasalita, huy, huy. Nahuhuli. Balot, balot. Yung mga nagtitinda-tinda pa ng popcorn sa tabi-tabi. Yun yung nakikita doon. So, yun ang camcording. Kasi unlike ngayon, along showing sa Manila, sa Metro Manila, yun ang showing sa Cebu. Yun ang showing doon sa Davao, sa Cagayan de Oro. So, in fact, doon sa may Butuan City, dito sa may area in Bohol, the same lang. Kung ang showing sa Manila, doon din sa province. Unlike before, maghintay ka pa ng ilang buwan, isang taon, bago mapanood namin. Sa lalo na yung mga probinsyano. Yung ngayong mga probinsyano ngayon, very lucky lang ngayon. Updated na. Anong nasa Manila, nandun na. But during 1980s, 1970s, 1960s, Bago dumating. Buwan o taon pa. Kaya pala sabi nung iba, nung pinanood namin yan sa Manila, buhay yung bida. Dating dito, nung patay na pala. That's why ang ginagawa ng mga sinihan sa probinsya, may double, may triple. Ayan, oo. Papasok ka launa ng hapon, lalabas ka alas 7 ng gabi. Kasi isang movie, tatlong show na. Actually, that's a recycled movie sa Manila. And magkano lang, 20 pesos. Tatlong movies na yun. So I started to watch launa, lalabas ako alas 7 ng gabi. Grabe, ang tagal ah. Walang break ba yan? Saan ang pinaka-paborito mo? Sa lobby, sa orkestra, sa... Parang lakas na ako dyan. Parang alam ko ibig sabihin niyo dyan, partner. Oh. Pero ito, attorney, yung bang weight ng kaso na pwedeng kaharapin ng isang guilty na individual dito, depende pa ba yan sa klase or kung saan galing yung movie? Actually, depende sa'yo. Iba ang penalty kung ikaw, kung binidyuhan mo yung movies for your personal consumption. Iba yon. Iba yung penalty pag binidyuhan mo yung movie na yan para ibenta mo. Especially sa isang malaking sindikato. Ayan. Pag yun, mas malaki, maximum ang sabi ng batas, maximum penalty. And the maximum penalty is 750,000 pesos fine plus 6 years na kulong. So yun ang maximum. But for example, for your personal consumption lang, may cellphone pwedeng ka. Pwedeng maliit lang video, yan. Video ka konti, pwede ka makulong lang mga 10 araw, then bayad ka lang na maximum 50,000. Ano? Minimum 50. Is 50,000 pesos. So ibig sabihin, attorney, regardless kung international or local movie yes, siya. Yes, regardless yun. The mere fact na yun ang tinatawag na camcording law. Yung cellphone natin, mga kababayan, camcording na yan. Kasama na yun. Yung tinatawag na how about kung walang may soundtrack? May soundtrack or wala covered dito? Kasi minsan kasi yung dati kasi pag binidyuhan mo, ngayon kasi high-tech na. Pag nag-video ka ng isang movies, may sounds na. Correct. Dati kasi, pag binidyuhan mo, hiwalay yung pag-record sa sound, hiwalay yung movie. Meron ka pang recorder dito ng audio, meron dito. Iba-iba yun. So kailangan mo pa dalawang equipment pa. Ngayon, very high-tech, maliit na cellphone, ganun kaya na lang. Kaya hindi halata. So yun, that's why, ang word na ginamit ng batas, with soundtrack or not, with soundtrack or not, ang ibig sabihin doon, dalawang equipment. Yung camcording mo, yung video na yan, tapos yung sounds i-record mo. Kasi, para very specific siya. Very specific. So ngayon, high-tech na ngayon, isa ganun lang, may sounds na, may visual pa. So yung ganito, attorney, sino yung pwedeng mag-file? Kasi merong mga sinihan na nakikihouse lang sa isang mall, pero kumbaga hiwala yung entity nila. Actually, ang mag-file talaga nito, anybody can file. But ang mag-file talaga, ang normal na mag-file ng complaint, yung owner ng copyright. Owner ng copyright or yung tinatawag na exclusive licensee. Like for example, dito sa Manila, may tinatawag tayo mga international movies. So may mga exclusive sa, for example, yung mga mamalaki mga industry. For example, yung 21st, ganoon. Yung mga Universal Studios, ganyan. So may mga French, meron silang license. Exclusive distributor. Ayan. So yun ang magpa-file. So sila yung magpa-file. But dito sa Philippines, yung mga local movies, yung copyright owner. Alright, okay. Kasi meron tayong agency na
na nagbabawal sa ganyan. Eh. Mm-hmm. Oo, oh, yan. Definitely meron. Alright. O, dun sa mga kababayan natin, ang mga matitigas ang ulo ha, pag sinabing bawal po ang camera sa loob, huwag nang pumilit pa. Mm-hmm. Mahirap na pag kayo nahuli na kung gusto niyo ba makulong ng 6 years. Oh. Diba? Tsaka mabigot, 750,000. Yung 6 years na kulong, libre yung kain naman yun. Problema libre yung tira din. Oh, libre yun, di ba? Then, oh, may security guard pa. Ayan, oo. Oh, diba? Hindi ka nagbabayad ng renta, di ba? Oo, oh, masaserve ka lang ng 6 years. Yung bayad na 750,000. Ayan, yun yung mabigat talaga. Oh, kailangan maipon. Iba pa yung sa piyansa kung sa kasama. Ano? Bailable naman to. Bailable ito. Bailable naman, walang problema. Mm. Walang problema ha, pero 6 years pa rin yan. Alright. Nakuha ko yung kanta. Mm-hmm. Isang kanta na libreng, pag nakulong ka daw, libreng tira, oo, libreng kain. Bahay mo, may security guard pa. Oo. So, maswerte ka ba? Yan ang tanong, maswerte ka ba sa feeling mo yan? May chance ka rin naman lumabas. Mm-hmm. May hearing ka, may kasama ka security. Oh. May uniform ka pa. Mm-hmm. Oh. Hindi mo na kailangan bumili ng damit, di ba? Hindi mo kailangan pumorma. Oh. Sige, tuloy nyo yan. Alright. O, para doon sa mga kababayan natin na merong gusto pang malaman tungkol sa batas at kailangan ng mga legal advices, paano ba natin ma-reach si attorney? Yes, kung may problema kayo sa batas, you can visit my website sa www.marktolentinolaw.com o sa Facebook page po natin. Pwede kayo mag-like, mag-message sa Facebook page po natin sa facebook.com/marktolentinolaw. So, ngayon may 95,000 followers na, so please liking, messaging, para at least madami yung Facebook page po natin. And that's the biggest Facebook page sa lahat ng abogado sa buong Pilipinas. Wow! Then, landline po natin, pwede kayong magtatawag within Metro Manila and ask for meeting appointment for free legal advice. Libre po yung advice sa 209-6203. I repeat po, 209-6203 or sa mobile number po natin, 0917-329-5353. Pwede kayo mag-text sa tawag or sa Viber. Or kung wala kayong Viber, pwede sa Skype sa Mark Tolentino. MarkTolentino. Ayan. Oh, marami silang options, no, attorney? Yes. So, wala na kayong reasons para hindi nyo ma-reach si attorney. Tama. Kahit sa ang bansa pa kayo galing. Yes. Oh, diba? At ito, yeah, ma-partner dun sa mga nangangailangan din ng legal advice. So, kaya ay gustong idaan sa amin ang inyong mga problema sa batas or gusto nyong malaman tungkol sa ating batas, pwede nyo po yung i-comment dyan sa aming comment box dyan sa ilalim. At ilagay nyo lamang po ang inyong suggestion, problema, komento, whatsoever. At lagay nyo po yan ng hashtag HQOTD at definitely mababasa po namin yan. Ayan. Pero okay, dagdag ko lang. Mas gusto ko rin. Kung halimbawa, nakatulong kami doon, magpasalamat tayo kay Atty. Of course, of course. Oo, diba? Naman. So, at least, nalaman namin na may feedback din. Nakarating sa amin yung problema nyo. At least, kami naman malaman namin kung nabigyan namin kayo ng tamang advice. Oo, ayan. Alright, maraming salamat din sa mga kababayan natin na tumutok ngayong araw na to at sa mga hindi po nakapanood ng mga past episodes natin. Pwede nyo po yung balikan, i-replay ng i-replay o kaya ipanoorin yung mga past episodes natin. Puntahan nyo lamang po ang DZRH News Television na Facebook page at sa aming website, that's dzrhnews.com. Or sa aming YouTube channel, DZRH News Television din po yan. Hanapin nyo lamang po at puntahan nyo ang aming archives for or playlist para sa Legal Minds. Ayan. Mababalikan nyo po dyan. Paulit-ulit. Alright, partner. Napaka-ikli talaga ng oras. At marami. In fairness, marami ako talaga. Gusto mo dagdagan pa ito? Hindi. May gusto akong ibang madagdag. Nagpaparinig na ba? Alright, ayan. Maraming salamat muli sa inyong lahat. At sa susunod na episode, syempre kami po rin po ang inyong mga kasama. Ako po si Vien Dacles. Ako po naman si Sunny Casulia. Kasama pa rin si Attorney Mark Tolentino. At magkita-kita pa rin po tayo sa susunod na episode ng Legal Minds! Bye!